2, 1. Kuya Aris Escasta, yung title ng single niyo very intriguing and at the same time exciting. Kayo personally as professionals, kung may ikukumpisal kayo, ano yung ikukumpisal ninyo at bakit? Kuya Aris. Ako? Kumpisal? Teka, inisip ko eh. Kasi hindi ako ang tipo ng tao na hindi ako mahilig magbit-bit ng regrets. Sinabi nga ni Skasta na ang mga nangyayari sa atin ay may dahilan eh. So, kung meron man siguro akong ikukumpisal, siguro kung minsan hindi ako nagiging kulang ang aking pagiging anak, kulang ang aking pagiging ama, kulang ang aking pagiging asawa minsan, kulang ang aking pagiging tao. So, kung meron man, I'm sure halos pareho din ng mga kababayan natin na kung ano man din yung mga hinanain nila. Skasta, bilang tao, anong gusto mo ikumpisal? Not necessarily sa Panginoon na, but sa universe, sa nature. Yung gusto mo ikumpisal? Ako, matagal na ako hindi nagkumpisal. At siguro isang dekada na yata, dalawa, ganun. Pero kasi sa pari lang talaga ako nagkukumpisal. So kung meron akong ikukumpisal, sa pari lang talaga. Sa kanya ko lang lahat sasabihin. Kuya Aris, in relation to what's happening now, alam naman natin na you've been vocal sa sinusuportahan mo, no? What are your thoughts on the recent situation now? Ako ay, syempre ako eh, alam naman ng tao kung sino ang pinili ko. No? Pero at the same time, ako ay taga dito din sa bansa natin. Ako ay Pilipino, kababayan ko lahat ng mga Pilipino. And kung ano man ang, sabi nga nila, narinig na ang boses ng mga tao. And kung i-specify mo pa nga, narinig na ang boses talaga ng karamihan ng masa. So, sino ako para kumontra doon? No? Ako ay handa na tumulong at sumuporta sa kung ano man ang mas nakakabuti para sa lahat. No? Minsan it's sad na nagiging divided tayo. Dapat hindi. No? Tapos na ang election, kapag meron na tayong napiling pinuno, suportahan natin ang pinuno natin para ang makinabang ay ang dapat na makinabang. Napaka dami natin kailangang trabahuhin para sa mga kababayan natin na nahihirapan. Sinabi, minsan nga iisipin natin hindi ang issue dito ay hindi ang kayang bilhin ng mga mayayaman. Ang issue dito ay yung hindi mabili at hindi makuha at hindi maranasan ng mga kababayan natin na nasa laylayan. Kayo po ba moving forward, no? Ano yung wish niyo na gawin ng next administration ng nasabi na natin ng administration Marcos pagdating sa music industry? Sa music industry, well, kumakakuha kami ng tulong galing sa government para mas ma-promote yung OPM sa buong mundo ay kami po ay lubos na magpapasalamat. Kasama ng mga kasama nyo, no, sa grupo, tawagin natin mga camping. Kayo rin po ba naka-move on na sa resulta ng election? I think dapat mag-move on ka na. Kung ito talaga ang boses ng ang desisyon ng lahat, no. Nakita mo naman, narinig na natin ang boses nila. Dapat nating i-honor. Kaya nga election eh. Kaya nga tayo ay nasa democratic country. Kasama 'yan, may natatalo, may nananalo. Pag nanalo na, sama-sama tayong sumuporta. Kuya Glock, kilala ka namin bilang pribadong individual, no? And isa kami sa mga nagulat na talagang you came out, talagang binoise out mo yung opinion mo at pinangalandahan mo yung susuportahan mo. Sorry for the words, may pagsisisi ba? Or will this make you more challenged to endorse
personality is in your future. Walang pagsisisi. Kung meron man talaga sa totoo lang ako ay pwede ako mag-play safe eh. Hindi ko pwede kong iwasan ng ang lahat ng aabutin ko sa social media. Pwede kong iwasan 'yun. Pero minsan kasi nung nagsisimula ang campaign, pwede akong kumuha ng trabaho na magiging lucrative para sa mga anak ko. No? And tinanong ko sila, paano kung gagawin ko to para sa inyo? Ang sinagot nila sa akin ay, huwag mo kaming intindihin. So, doon ako nag-decide. Ayokong isipin ng mga anak ko na okay lang maging play safe. Gusto ko alam nila na pag meron kang pinaniniwalaan na tama, tumindig ka. Ipaglaban mo 'yun. Pag ikaw ay medyo natisod, meron nagkamali ka, tayo ka ulit. Yan ang gusto kong iwan sa kanila. At yan din naman ang gusto kong ibigay sa lahat ng mga kababayan natin. Na pwede tayong magkamali. Pero hindi kasagutan ang pagkakahiwa-hiwalay, hindi kasagutan ang galit. Ang kasagutan lagi, pagtutulong-tulong. Mm-hmm. Dahil tayo lang naman eh. Pwede kang pumunta sa ibang bansa. Oo, pwede. Pero hindi mo bayan yun. Hindi sasabihin sa'yo ng mga taga-ro, hindi ka taga-rito. Mm-hmm. Dito tayo sa Pinas. Dito yung bahay natin. Mm-hmm. Skasta, sa usapin ng pagtindig, your iniidolo mo nga si Kuya Ari, si Sir Glock 9. Anong masasabi mo at matututunan mo pagdating sa usaping pagtindig? Actually, ako, ayoko talagang pag-usapan to dahil para sa akin, ano to, hindi to. Ang masasabi ko lang ngayon, siguro, yun nga, eto na to eh, kumbaga, suportahan na lang talaga natin. At sa dami ng nangyayari ngayon, sana eto na yung panahon para magkaisa tayong lahat. Kailangan natin magkaisa lahat. If you choose to call it a praise song, I think ang praise song naman talaga is how you interpret kung ano yung paniniwala mo and yung faith mo sa kahit na anong bagay. Kaya din hiwa-hiwalay kung sinulat yung kumbisalay dahil hindi siya madaling isipin, ilatag sa isip lang. Lalo na yung rap part kasi kung papansinin niyo po yung rap part, kaya hindi ko, minsan nagkalo kami ni Direk, nagkalo pa kami na hindi ako magra-rap, naas ako doon sa rap part dahil technically parang ang message ng rap part ay si God yun eh. So mali na may makikita kang isang tao. Na ang galing nung ginawa nila na may parang spirit na lumilipat-lipat sa amin para sabihin yung lines. Yun, nalusot namin yun doon. Naisip ko lang din, paano kaya ako magra-rap si God? Ano ang sasabihin niya sa atin? Kaya naisip ko din, I'm sure napipikon din siya sa atin, I'm sure na natatawa din siya sa mga pinagagagawa natin. And yun yung tinry ko talaga na ilatag dun sa song. And, yun, sana nagawan ko na naman ng maayos.